Marami tayong hindi alam, pero marami tayong gustong malaman. Kaya ang tanong, alam mo ba? Alam mo ba na isa sa mga kakaibang karakter sa comics ay ang Bonjing, lalikhang isip ni Miles Travelo. Ito ay kwentong tungkol sa isang taong lumaki na, ngunit ang pag-iisip at pananalita ay nananatiling isang batang paslit na bagamat inosente ang pagkakakuro, ay may natatanging talino at katusuhan. Ito ay dahil sa pagpapalaki ng kanyang lola. Karaniwang tampulan ng katatawanan ang mga pangyayaring nakapalibot sa kapaligiran niya, lalo nang hawak niyang napakalaking mamador. Sa kabila ng mga katatawanan ay may drama ring aantig sa puso ng mga mambabasa. Una itong ginampanan sa pelikula ni Fred Montilla noong 1954 na nagkaroon pa ng sequel na Tatay na si Bonjing noong 1955. Pero ang pinakapumatok sa lahat ay nagampanan ito ni Jimmy Santos. Alam mo ba na mayroong kasulatan at records na tinatawag na Boxer Codex? Nakasaad dito kung anong klaseng buhay meron ang ating mga ninuno bago pa man tayo sakupin ng mga Kastila. Ang codex na ito ay mayroong 300 pages na Spanish manuscript na nagpapakita ng mga uri ng pamumuhay at kostumbre ng mga sinaunang Tagaluzon gaya ng mga taga-Sambales, Cordilleras, Cagayans, at meron ding mga taga-Bisayas. Meron din itong 75 pages na retrato ng iba't ibang itsura ng mga tao sa Southeast Asia. 15 rito ay sa Pilipinas, kabilang ang mga sinaunang Tagalog, Bisayans, Cagayanos, Negritos, na nagpapakita ng mga pananamit at pagsusuot ng mga alahas gaya ng ginto. Ipinapakita rito ang marangyang estado ng buhay ng ating mga ninuno bago pa tayo sakupin ng mga ibang lahi. Sa ngayon, ang Boxer Codex na ito ay matatagpuan sa Lilly Library sa University of Indiana sa Bloomington, Amerika. Pero kung gusto mong makita ang digital counterpart nito, pwede kang pumasyal sa Ayala Museum. Masisilayan mo ang nilalaman ng Boxer Codex na ito. Sa isang pindot mo lamang ng buton, ay mapapanood mo sa isang malaking LCD screen ang nilalaman nito. Alam mo ba, nabihasa sa Tagalog at Espanyol na lingwahe itong si Emilio Jacinto. Nag-aral siya sa Letran at sa University of Santo Tomas. Pero hindi siya nakapagtapos dahil mas pinigil niyang sumali sa katipunan. Dahil nga sa angking talino, ay naging advisor at sekretary siya ni Gat Andres Bonifacio. Siya rin ang sumulat ng pahayagan ng katipunan na kalayaan at ng kartilya ng katipunan. At nang ma-execute itong si Bonifacio, ay mas pinili niyang huwag sumama na lang sa grupo ni Aguinaldo na magdalo. Sa Laguna ay mas pinili niyang sumama sa ibang grupo na lumalaban din sa mga Kastila. Subalit siya ay binawian ng buhay noong 1899 dahil sa sakit na malaria sa edad na 24. Alam mo ba na isang Pilipina-American ang kauna-unahang babae at Asian ang naging White House Executive Chef? Siya ay si Cristeta Comerford. Siya ay lumaki sa Maynila at dito rin nag-aral. Kumuha siya ng food technology sa UP Diliman. Pero hindi na siya nakapagtapos dahil nag-migrate na sa US sa edad ng 23. Naging chef siya sa iba't ibang resto sa US at napadpad din sa Vienna hanggang sa ma-recruit siya ni Walter Shave III noong 1995 para maging part ng Clinton White House. At nang mag-resign itong si Shave noong 2005, ay in-appoint si Cristeta na First Lady Laura Bush bilang kapalit nito as executive chef. Hanggang sa panahon ni Obama ay nanatili itong si Cristeta na head chef. Si Cristeta Comerford ay nag-appear din sa Iron Chef episode noong January 2, 2010. Alam mo ba na noong 1961 ay ninakaw ang original na mga manuscript ng Noli Metangere, El Filibusterismo at Mi Ultimo Diyos ni Jose Rizal sa National Library at ito'y pinatubos sa pamamagitan ng ransom. Ang mga manuscript na ito ay muling nakuha ng dating Education Secretary na si Alejandro Roses. Pero hindi na nalaman kung ito ba ay tinubos o hindi. Ang National Library ay binili ang mga ito sa mga sumusunod na tao. Ang Noli Metangere ay binili kay Soledad Rizal noong 1911. Ang El Filibusterismo naman ay binili sa Valentin Ventures noong 1925. At ang Mi Ultimo Diyos ay binili sa Hong Kong sa isang antique collector. Noong panahon na ninakaw ang mga ito, ay naka-insured ito
sa halagang 2 million pesos. At nang maibalik ito sa National Library ay inalagay na ito sa masecured na lalagyanan at fireproof. Para sa marami pang alam mo ba, see you sa next episode. Bye-bye!